Tada! Payong. Shoulder bag. Another type of shoulder bag. Pili tayo ng jacket. Hello mga kaunikos and mga kaunikas! Welcome back to another vlog. So for this video, as you can see in the title, mag-haul ulit tayo kasi last time namili tayo sa Tamnoon and yun lang yung ipapakita ko sa inyo within this haul. And kung balak nyong magpapackage katulad ko ay naghahanap kayo ng mga mumurahing mga items na gusto nyong ipadala sa inyong pamilya way back home. So baka makahanap kayo or magkaroon kayo ng idea with the help of this video. So bago tayo mag-umpisa, kung bago ka lang dito sa channel ko and hindi ka pa nakakapag-subscribe, eh ano pang hinihintay mo? Then please don't forget to subscribe and hit that bell button beside it para ma-notify ka every time na meron akong upload na bagong video. So ayun nga, huwag na nating patagalin and kung kayo ay into haul videos katulad ko, then please keep on watching. Okay, unahin natin itong plastic bag na ito. And hulaan nyo kung anong laman ito. Ito yung isang bagay na gamit natin dyan sa Pilipinas. So, ito ay mga, tada, payong. So, bumili tayo ng payong kasi nga, bagay na bagay siya sa panahon sa atin, lalo na kapag tag-ulan. And pwede rin natin gamitin sa tag-init kasi nga, kahit ano namang panahon, nagpapayong tayo. Diba? So, dito lang sa Israel, hindi sanay yung mga tao na magpayong kasi nga, mapuputi sila, hindi katulad natin. So, yun nga, anyway, ito nga yung payong na nabili natin from Tamnoon. Ayan siya. Makakabili kayo sa Tamnoon ng ganitong klaseng payong and iba-iba yung kanyang kulay. So, umpisa natin sa kanyang presyo. So, kung nakikita niyang presyo niya ay 30 shekels. And nabili na lang natin siya ng 10 shekels. Diba, nakaminus tayo ng 20. So, meron siyang cover, umbrella case. And ito yung kanyang itsura. Ganito yung kanyang itsura. Okay? So, ipakita ko sa inyo. Hindi siya automatic. Manual nyo siya bubuksan and so, ganyan. Ito yung tinatawag nilang anti-radiation. Kasi black yung loob. And then, ito yung kanyang design sa ibabaw. Meron ditong nakalagay na ito. Let it rain. Ang cute nung kanyang design dito, di ba? So, ganyan. And, meron siya ditong pindutan. Pag isasara nyo na. Okay. Bumili tayo ng 11 pieces. So, meron tayong green. So, yung green, ano siya? Ayan, meron siyang pindutan dito, which means automatic siya. Kaya lang, kita nyo, ito. Manipis. Manipis yung kanyang tela na ginamit. So, bumili nga tayo ng 11 pieces and meron tayong ito, silver. Meron tayong violet or purple. Meron tayong blue. Ayan. And yung pinakita ko sa inyo na pink. So, yun yung available na colors na meron sila. So, ulitin ko, this is for 10 shekels each. So, kung naghahanap kayo ng matibay na payong na pampadala nyo sa inyong pamilya sa Pilipinas, so, punta na kayo sa Tamnoon, okay? So, ayan. Next. So, nakabili tayo ng shoulder bag. So, familiar ba kayo sa cartoon character na ito? So, this is Tasmanian Devil. So, ang ganda yung kanyang kulay kasi black. Diba? Kahit anong kulay ang inyong damit, perfect siya. So, ganyan yung kanyang itsura sa loob. Marami naman kayong mailalagayan kung gusto nyong gamitin pamalengke or panlabas, di ba? So, ganito nyo siya isasara, hindi siya zipper. Pero this is magnetic. Wait lang. Ayan, narinig nyo ba nag-click? So, yung kanyang ginamit na tela is parang pang-winter. Parang wool. Sarap niyang haplusin. And, ang presyo niya, dati is, ayan ang presyo, 40 shekels and nabili na lang natin siya ng 10 shekels. So, ayan. Maganda siyang pambigay sa kaibigan or pamangkin or anyone na gusto nyong bigyan ng bag. Next is this one. Ayan. Bumili tayo ng jacket. So, perfect siya for spring. Kasi hindi naman siya made of nylon. Tela siya. Ayan.
So, ganyan yung kanyang itsura. Combination of black and white. And may makikita kayo dito naka-embroidered na Tune Squad. Ayan. And maganda yung kanyang design sa likod. Ayan o. Ganyan. Si Bugs Bunny at saka si Donald Duck with Tweety Bird. Ayan. And naka-embroidered din ito. So, yung sa kanyang harapan, botones. And ang size nito is small. Ayan. Ang presyo nito dati, kasi natanggal niya yung kanyang tag price, ang presyo nito dati ay 90 shekels nung bagong labas. And ngayon, ang presyo niya is 50 shekels na lang. Next is itong denim jacket. Crop top jacket siya, kasi hindi siya ganun kahaba. Oh. Kita nyo ba? And akala ko hindi siya magkakasya sa akin. Pero fortunately, nagkasya naman. And ang size niya is extra small. And ang presyo niya dati is ganun din. 90. Ayan. Ayaw mag-focus. Ayan, 90 shekels yung presyo niya. And ngayon is 50 shekels na lang natin siya nabili. Ang ganda niya. Perfect din ito for spring season. Okay? So, ito na pala yung ating last items for this haul. O, diba ang ikli? So, ito yung ating nabiling another type of shoulder bag. Si Tweety Bird naman siya. Ayan. Pero, galit na Tweety Bird. So, ganun din. Parang wool yung telan niya dito. Kasi ang sarap niyang haplusin. So, ganyan yung kanyang loob. Diba? Spacious din naman. Marami kayong mailalagay. And ganito niya siya isasara. Katulad lang din ni Tasmanian Devil na meron siya ditong magnetic button. Okay? And ang presyo, same lang din. Ayan. 40 shekels. And then, nabili na lang natin siya ng 10 shekels. So, bumili tayo ng isa, dalawa, and tatlo. So, meron tayong 3 pieces of Tweety Bird. So, ganyan siya. Oh. Ayan. Ganyan. Okay? So, maganda na siyang pamigay sa pamilya nyo sa Pilipinas. Lalo na kung Tweety Bird fan siya. Or Tweety Bird fanatic. That's right! So, yun lang munang isi-share ko sa inyo. Meron tayong part 2 ng ating haul kasi ayokong isang bagsakan. Kasi nga, baka humaba ng sobra yung ating vlog. So, hanggang dito na lang mga kaunikos and mga kaunikas, yung ating video for today. I hope kahit papano nag-enjoy kayo and nagkaroon kayo ng idea kung saan kayo makakabili ng mga mumurahing items na pwede nyong ipadala sa inyong pamilya sa Pilipinas. Lalo na kung nagbabala kayong magpa-package katulad ko. So, yun nga, nag-iipon-ipon na ako para hindi ako mabigla. Alam nyo naman na magastos talaga kapag magpapapackage kasi baka naman naubusan ako ng budget. Kaya inuunti-unti ko na. So, bago ko tapusin yung ating vlog mga kaunikos and mga kaunikas, gusto ko munang i-shoutout si Ate Sel Mendiola for achieving another milestone katulad nating mga small YouTuber. So, monetized na siya finally. So, Ate Sel, congratulations sa'yo and ipagpatuloy mo lang yung naumpisahan mo and alam ko naman ang susunod na dyan ay YouTube sahod. So, aabangan ko yun sa iyong channel. So, hanggang dito na lang mga kaunikos and mga kaunikas yung ating vlog. I hope kahit papano nagkaroon kayo ng idea kung saan makakabili ng mga mumurahing items na pwede nyong isama sa box kung kayo ay nagpaplanong magpadala ng balikbayan box sa inyong pamilya sa Pilipinas. And I hope you like this video as well. And if you did, then please don't forget to give it a thumbs up. And ayun nga, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, then please don't forget to subscribe and hit that bell button beside it para ma-notify kayo every time na meron akong upload na bagong video. And I hope makita ko pa kayo next time. Bye!